welcome back to my channel. For today's video, I'll be trying out new Korean makeup na nabili ko from Althea Korea. So if you wanna know how I did this look, just keep on watching. Unang product na talagang binili ko from Althea Korea is itong Marshmallow Puff. Ito yung lalagyanan niya, tapos ito siya. Actually, hindi siya lumaki, hindi ko alam kung bakit, pero tatry ko din siya since 3 months pala lagi dapat pinapalitan yung mga ganitong klaseng sponge. Binili ko rin yung sobrang favorite ko dati na BB cream from Misha. Ito siya. Kaso, hindi ko siya gagamitin ngayon kasi nga ang dami ko pang foundation na kailangan ubusin. Sayang naman, diba? Tapos ito, parang collaboration yata nila with this thingy-majiggy here. Super love the packaging! As foundation that I'm gonna be using is itong Maybelline Matte Poreless. Ito yung pinaka-favorite ko nung 2018. Kailangan ko na din itong maubos kasi nga baka mag-expire na siya. Be-blend lang natin siya using itong sponge. Parang ang ano niya, ang tigas niya. Parang pinupukpuk ko yung ano ko, yung pisngi ko, kakaloka. Ito na yung face ko with the foundation. Alam nyo, itong sponge na to, as in, matigas talaga siya. Parang pinupukpuk yung mukha ko. Hindi siya masarap gamitin. And then, for my concealer, ito yung bagong labas ng Althea Korea kasi naglabas sila ng concealer. Can you believe that? Ang shade ko dito is Honey. Mabango siya in fairness. Tapos lahat ng ginamit ko, ililive ko sa description box kung yung link na lang kung saan sila mabibili. I think meron din akong 10% off sa Althea Korea. Hindi ko alam kung isa or pwedeng maramihan, pero kung sino na lang mauna. Kasi sayang yung 10% siya. This one has yellow undertone. Since alam ni Althea Korea na maraming Pinoy ang nabili sa kanila, siguro nag-cater sila ng mas maraming shade na babagay sa atin. Hindi lang yung puro mapuputi. So, good job, Althea. Kala mo, close eh, no? Bet ko yung concealer niya. Ah! Ito na yung concealer. Alam niyo, parang full coverage siya, no? Pero hindi ko kasi masabi. Pero natakpan niya naman yung aking dark under eye. Next, I'll be using Misha na Wish Stone Tint Velvet. Ang shade nito is, I don't know. Ito lang yung ginagamit ko recently, tsaka itong Merzy. So, let's start. One of the reason kaya ako din to binili kasi nga sobrang cute nung packaging. Alam niyo yung parang ang cute-cute niya tignan. Tapos pag nilabas mo, tatanungin, ano yan? Parang crystal, something like that. Charot. Sobrang ganda ng shade nito. Tsaka yung feeling niya, iba. Para siyang pinaghalong lip tint na may lip velvet na ewan. Hindi ko alam eh. Pero maganda siya as in. Ayan. Hindi rin siya namumuo. That's what I like about this product. So, after ko mag-blush on, magko-contour tayo. Ito kasi sobrang daming YouTubers ang nag-rave nito. Pero feeling ko hindi siya nag-work sa akin kasi nga medium yung skin tone ko. Tapos ito, parang pang-light skin tone lang siya. Too Cool Art Class by Robin na contour. Ito siya. Sobrang cute ng packaging in fairness. This one has 3 shades. Ayan siya. Paghahaluin nyo lang. Pero para sa akin, mas okay na itong dalawa yung gagamitin ko. Ayan. Kita naman pala siya. Lalo na kapag may ring light. Kasi kapag walang ring light, guys, ang hirap ma-distinguish kung kita ba. Ayan o, pag kinocolor ko siya dito sa skin ko, as in, wala siyang color talaga legit. Diba? Sobrang konti lang talaga ng pigment niya. Pero sa pisngi naman, kumukulay naman konti. Pero hindi siya yung gusto kong contour. So feeling ko, kung medium to dark skin tone kayo, skip nyo na to kasi sayang ang pera. Pero magugustuhan nyo to kung maputi kayo, guys. As in, sakto lang kasi yung shade niya pag light yung skin nyo. Nakalimutan ko sabihin, bumili ako ng Cover Perfection from the same or the same tip concealer. Ito siya. Ang shade nito is, wala siyang shade na nakalagay. Korean nga kasi. So, basta yellow undertone siya. Tapos, I think meron silang 3 shades na available na. Perfect if you wanna try new concealer. Kasi itong sa Dasaem or Dasaem, maraming YouTubers din ang nagre-rave nito. So, yun. Just to inform you guys, magkukontour ako ng ilong. Sana po ay makontour ko siya ng ayos. Ah, okay. Magagamit ko to pag nagkukontour ako ng ilong. Kasi minsan, guys, yung pagkakakontour ko sa ilong po, harsh, na halatang nagkontour. Pero ito, ayan, di ba parang nagka-nose bridge lang dito, no? Bonggay. Yung Maybelline Fit Me Matte Poreless, parang hindi ko na kailangan mag-powder. Pero gagamitin ko pa rin tong Althea Korea na Petal Velvet. Kasi yung finish nito, parang powder finish na siya na hindi mo na kailangan nga mag-powder. Ito yung pinaka-favorite ko na setting powder of all time talaga. Pero kung bibili kayo, much better kung yung yellow undertone. Tingin ko mas may plus coverage siya. Kasi ito, neutral lang. Neutral. Translucent lang siya.
super love ko talaga yung Korean ano cosmetics, Korean brands, skincare, love it. Since hindi ako nakabili ng pangkilay sa Althea Korea, ito yung recent na ginagamit ko, yung L'Oreal Paris Micro Tattoo Brow Artistry. Sobrang nagtatagal to sa kilay, beshi. It looks like this. Parang mamimimik talaga yung mga brow stroke or hair stroke sa kilay. Done with my brows. Actually, hindi ko alam na magugustuhan ko siya. Pero okay naman pala. Sana affordable lang. Huwag masyadong mahal, L'Oreal. Nakalimutan ko, meron din pala akong binili na Misha Cotton Blush. Sobrang nice nito. As in. Ayan siya, oh. Hindi siya ganun ka-pigmented. Tapos yung consistency niya, hindi ko alam din. Kasi nga parang kakaiba. Pero ito yung shade niya. Super nice. As, ang shade naman nito is, wala. Korean ulit siya, mga beshi. Hindi ko alam, pero insert ko na lang sa description box. Magpapatong lang ako kasi nga, meron pala ako nito, nakalimutan ko. Ayan. Alam niyo yung perfect for everyday na tamang-tama lang yung color. Sobrang ganda nito. Alam ko yung Misha affordable lang din sila. I also bought itong Misha 4D na mascara. Pero hindi ko siya gagamitin ngayon since meron pa akong dalawang ginagamit. Kailangan ko muna ubusin yun. Pero I've heard, alam ko ito yung sinasabi ni Miss Chris Lumagi na favorite niyang mascara. Hindi ko lang alam ha, pero parang ito yata yun. Bumili din pala ako ng Etude House Bling Bling Eye Stick. Ang shade na naman is, hindi ko alam kasi nga Korean siya. Pero it looks like this. Ayan siya. Yung pang inner corner siya. Para kasi sa akin, sobrang importante na maglalagay ako ng shining, shimmering, splendid dyan sa inner corner. Pang pabuhay siya ng mata. Tsaka para, kasi nga singkit ako, diba? So para medyo lumaki siya. Sobrang dali nitong gamitin. Hindi nyo na kailangan ng brush. Ayan na yung itsura niya. Di ba parang nag-iiba yung, parang nag-iiba akong tao kapag may ganyan. Ayan yung shade niya. Tapos, meron ako dito na, mura lang din to. Koringko na gel liner, color brown. Kasi nga, ayoko nang masyadong dark ngayon. Super nice nito. Kasi pag dark, parang mas nagmumuka akong matapang. Ginagamit ko to sa, dito, pang eyeliner syempre, or dito sa ilalim. Pero ngayon, gagamitin ko lang siya as eyeliner. Sobrang dali nitong gamitin. Super recommended ko din to para sa inyo. If ever na mag-shop kasi kayo sa Althea Korea, sobrang dami yung pagpipilian. Parang ang hirap mag-browse. Tapos yun nga, may free shipping silang in-offer. Sa kanila na yata yung pinakamurang pwede kang bumili. Ng Korean mura. Ano pwede kasasabi ko? Hindi ko alam kung may nagbago, pero ito na. Simple look lang kasi ayoko nga, hindi ako masyadong ma-makeup ngayon. Hindi ko alam kung bakit. Minimalist makeup lang yung ginagawa ko. Tapos, I don't think na kailangan ko pa mag-mascara ngayon. Kasi nga, naka-keratin, lash lift ako. Kasi ayan guys, tignan nyo naman, naka-ano na talaga. Hindi siya ganun kaangat, hindi ko alam kung bakit. Pero kay Shena, tsaka kay Helen, yung kasama ko dun, sobrang nakaangat talaga yung lashes nila. Hindi ko alam sure, siguro mas madaming hibla or medyo mabigat yung pilik mata ko or makapal. Kaya ganyan lang. Pero nagko-curlash pa ako para mas umangat siya. Curlash na ginagamit ko, marami kasi din nagtatanong. Sobrang tagal na nito guys, from Althea Korea. I think last 2 years or 3 years ago pa siya. Ito, hindi ko siya nabili from Althea Korea, pero I think magkakaroon tayo ng free shipping for this product. Merzina Lip Velvet. Ito yung sobrang favorite ko ngayon. Before ako mag-foundation or after mag-foundation, pwede ko siyang ilagay kasi nga sobrang pigmented niya at super, super duper long lasting. Tapos okay din to kahit na nag-powder na kayo. Shade na super favorite ko at feeling ko na mag-work sa kahit anong skin tone is itong Firenze Negroni. Ilalagay ko na lang siya. Pwede nyo siyang gawing gradient or pwede nyo din siyang gawing full kasi parang din siyang lipstick. Ayan o, kita nyo ba yan? So, gradient lang yung gagawin ko ngayon. Alam nyo guys, hindi ako magre-rave ng isang product na hindi ko talaga nagustuhan kasi syempre, sayang din yung pera kapag sasabihin ko sa inyo tas hindi naman pala maganda. Pero ito, worth the money siya lalo na kung naghahanap kayo ng pangmatagalan ng lip velvet. It's not drying at all. Kapag kumain kayo, mag-iwan siya ng tint. Ang ganda no? Para siyang... ang ganda talaga. Ayan siya. Yung sa akin kasi gradient lip ko lang pero kung gusto niyo gawin siyang lipstick, ayan yung color niya. Para siyang ano eh, orangey na may pagka-red, na may pagka-pink, pink na may pagka-brown. Halo-halo na pinagsama sa isang lip velvet na sobrang ganda ng shade. I think dalawang shade yung light na pink doon kaya hindi ko yung nagustuhan. Tapos meron orangey, may red, tapos eto,
ito talaga yung pinaka-bet ko. Sana magkaroon sila ng stock nito. And alam ko din, mag-free shipping to. Sabi ni Kim, sana matuloy. So, ayun lang. Sobrang bet na bet ko tong lip velvet na to. And that's it for my makeup look. Super simple lang. Para lang siyang pa-baby girl na pa-cute. Ayan. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. And don't forget to subscribe and hit the like button for more videos like this. And I'll see you guys on my next one. Bye!